Start na lang. Sagot na lang. Ah, ano? Magandang hapon sa ating lahat. Lalo-lalo na sa ating pinakamamahal na guro, Binibining Diyan na May Kabasan. Ako nga pala si Febby Bustilo at ngayong hapon ay magpepresenta kami ng aming isinagawang silabus sa Pilipino sa taong panuruan 2021-2022. At ang inaatas sa amin na gawa ng silabus ay ang una at ikalawang kwartahan ng grade 10. Ngayon ay tumungo naman tayo sa unang panahunan. Ang bilang ng araw para sa markahang ito ay 40 araw. Para naman sa pamantayan ang nilalaman, ang mag-aaral ay inaasahang na ipamamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga akdang pampanitikan. At para naman sa pamantayan ng pag-anak, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakabubuo ng kritikal na pagsusuri sa mga isinasagawang kritik tungkol sa halimang akdang pampanitikang Mediterranean. So, ang unang baksa sa talakayang ito ay ang metodolohiya. Para sa kabuuan layunin, ang mga mag-aaral ay nakasahang maipahaya sa sariling kaisipan, damdamin at opinyon batay sa akdang tinalakay at naiuugnay na ito sa sariling karanasan sa pamilya, pamayanan, lipunan at taigdig. At nagagamit ng gusto ang focus ng kaliwa. Para naman sa gawain online, paganyak, huhulaan mo. Huhulaan ng mag-aaral ang Diyos o Diyosa na inilalarawan. Sunod, talakayan gamit ang Google Meet. Sunod, pagkakaroon ng online oral recitation tungkol sa kaugnayan ng akdang itinalakay sa sarili, pamilya, pamayanan, lipunan at daigdig. Panonood ng isang video o cartoons na mitolohiya. Sunod ay ang pagkakaroon ng maikling pagsasanay gamit ang Google Form. Sunod ay ang mag-aaral at magsasagawa ng pananaliksik gamit ang internet ukol sa akdang itinalakay tungkol sa kanilang susuriin. Para naman sa offline or face-to-face na gawain, ganun rin ang paganyak, hulaan mo, huhulaan rin ng mag-aaral ang Diyos o Diyosa na inilarawan at ang mga iba pang gawain tulad ng talakayan, pagbabasa, panonood ng video at pagkakaroon ng oral recitation at ang pangkatang gawain tungkol sa pandiwa na ginamit sa akdang tinalakay at ang pagsasagawa ng pananaliksik ukol sa akdang tinalakay sa Sirin Aklata. Sunod ay ang evaluation, pagtataya o tatayain ang kaalaman ng mga mag-aaral tungkol sa tinalakay na akda. Sunod ay ang pagsulat ng refleksyon o sanaysay batay sa akdang na panood o binasa. Sunod ay ang sulat ng banghay tungkol sa akdang itinalakay at ang maikling pagsubok na pasulat at pasalita. Ang pangalawang paksang tatalakayin ay pinamagatang parabola. Ang kabuuang layunin ng paksang ito ay nahihinuwa na ipapaliwanag at nasusuri ng maayos ang nilalaman, estilo at daloy ng mga pangyayari sa akda. Sa pagsisimula ng pagtatalakay ng paksang ito ay mayroon tayong activity o paganyak. Ang activity o paganyak sa gawaing online at offline ay magkapareho lamang. Ito ay pinamagatang pamukaw sigla. Dito sa pamukaw sigla ay mayroon akong ipapanood na video na siyang pagbabasihan ng ating paksang pag-aaralan ngayong hapon. Pagkatapos mapanood ng video ay dito na papasok ang talakayan gamit ang Google Meet sa online na gawain o gawain online
at paglalahad. Sa paglalahad ay mayroon akong ipapakita ng mga larawan. Isa sa ayos ng mga mag-aaral ang mga larawan na maaaring pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na napanood na video sa ating paganyak o activity. Pagkatapos ng paglalahad ay dito rin papasok ang pagbibigay kahulugan na magkapareho lamang ang gawaing online at gawaing offline. Dito ay bibigyan kahulugan ang mga matatalinhaga o malalalim na salita nang sa ganoon ay lubos nating maintindihan sa ating talakayan at wala nang sagabal na mga salita na hindi natin maiintindihan. Pagkatapos ng pagbibigay kahulugan ay sa gawaing online magkakaroon ng masinsinang palitan kung ano sa palagay ng mga mag-aaral ang nilalaman o pinapaksa ng parabola base sa video na ating pinanood. O dito rin papasok ang talakayan. Samantala, sa offline na gawain ay matutukoy at maliugnay sa tunay na buhay ang mga aral na nasasalamin sa teksto, akda o video na panood sa ating activity. Sunod ay ang mga mag-aaral ay magbibigay puna at reaksyon sa estilo na ginamit ng may akda batay sa mga salita at ekspresyon ginamit sa akda. Sa kabilang banda, sa offline na gawain naman ay makapagbahagi ng mga matatalinong gula at mga ideya tungkol sa mahalagang kaisipan sa akda. Dito ay papasok ang talakayan at paglalahad. Yun lamang po ang gawain online at offline sa ating paksang pag-aaralan ngayong hapon. Maraming salamat po at ito po si Binibining Samantha P. Habunata. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang ikatatlong paksa naman na pag-aaralan o tatalakayin ay ang sanaysay. Para sa sanaysay, ang kabuuang layunin ay na ipamamalas ng mga mag-aaral ang kakayahang maghiluha, mag-isip, matukoy, maitala, maipaliwanag ang pangunahing paksa o salita, mga kaisipan o idea, mga impormasyon at reaksyon hinggil sa mga napapanahong isyong pandaigdig na maaaring napanood o napakinggan sa radyo o iba pang anyo ng media. Para sa gawain online, ito ay sisimulan sa pamukaw sigla na pinamagatang watermelon. Ito ay maaari ding gawin sa offline or F2F. Ang watermelon, ito ay larong huhulaan ng mag-aaral ang salita sa likod ng larawang watermelon. Bibigyan lamang ng 5 minuto upang mahulaan ang salita sa likod ng larawang watermelon. Halimbawa, mga akdang pampanitikan. Ang watermelon ay isang maiksing komposisyon na kalumitang naglalaman ng personal na puro-puro ng may akda. Ang watermelon ay isang akdang pampanitikan na nagtatangkang lumarawan at magbigay kahulugan sa buhay. Ang sagot ay sanaysay. Sunod ay talakayan gamit ang Google Meet tungkol sa sanaysay. May pagkakaroon ng online or online recitation, may panonood din ng video tungkol sa isyong pandaigdig, may pagsasanay din gamit ang Google Form at gagamitin ng pananaliksik or research gamit si Google sa mga halimbawa ng sanaysay na sinulat ang may akda. Para naman sa offline, may panonood din ng video or video presentation, sunod talakayan ang kusa sa sanaysay at sa video na napanpinanood, may pagbabasa din ng sinulat ng sanaysay ng may akda. At ang huli ay pakikinig sa opinion o reaksyon ng mga mag-aaral. Iyon lamang po at maraming salamat.
ako naman si Binibining Riza Katibo at ang pang-apat na topic ko ay maikling kwento. Sa kabuuan na unit, inaasahan sa mga mag-aaral na sila ay magkakaroon ng kakayahan na magsaliksik, sumuri at sumulat ng maikling kwento. Magbigay tulungan sa mga hirang-hirang salita. Matukoy kung ano ang kahalagahan at aral na tulong sa maikling kwento na maaaring ilabas sa kanilang bangkay. Lahat ang mga pagkakaparehas ng pangyayari at kwento at sa ating lipunan. Sa value focus ay ganon pa din, propriety, justice, at integrity. Ang sumunod pa ay ang mga gawain online at offline. Sinigurado ko na konektado ang mga gawain at kagamitan sa layunin ng maikling kwento upang maging epektibo ang pagtuturo. Para sa gawain online, una magkakaroon ng kaunting paganyak kung saan magpapakita ng ilang mga litrato at papahulaan ito sa mga estudyante kung ano ang makikita nila sa larawan. Ang sa ganon, magpaparoon sila ng pahiwatig sa kanila tungkol saan ang magiging topiko at magiging gabay din ang kuriosidad nila para makinig sa klase. Sunod, ang talakayan. Ang talakayan ay gagamit ng Google Meet kung saan ang topiko ay tungkol sa maikling kwento. Panonood at pakikinig ng video sa internet na naglalaman ng maikling kwento. Pagkakaroon ng oral recitation sa Google Meet kung saan ang mga katanungan ay naglalaman kung ano ang kaugnayan ng maikling kwento sa ating mundo, ano ang kahalagahan at aral na napulot sa napanood o nabasa ng handa, ano ang kanilang refleksyon sa totoong buhay kaugnay ng maikling kwento na itinalakay o napanood. Sunod ay ang pagbibigay ng maikling pagtataya tungkol sa maikling kwento gamit ang quizzes, kung saan magkakaroon ng timer ang mga estudyante sa kanilang pagsasagot. Pagkakaroon ng pangkatang gawain, dito aatasan ang bawat grupo na magsaliksik ng isang maikling kwento at kakailangan nila ipagsuriin. Pagkatapos nito ay magkakaroon ng pangkatang pag-uulat o talakayan. Tatalakay nila sa buong klase ang sinuring maikling kwento sa pamamagitan ng Google Meet. Sa gawain offline face-to-face naman, ganun pa din ang mga aktibidad. Magkakaroon pa din ng paganyak, talakayan, or recitation, pangkatang gawain, at iba pang nabanggit. Sunod naman ay ating tatalakayan ay ang epeko o ang tula. Sa kabuuang layunin ng epeko ay may mapukaw ang isipan ng mga mag-aaral sa napanood o nabasang epeko na ipagpaliwanag ang matinding damdamin na ipinapahayag ng maymayada. Ang bago magsimula sa talakayan o sa gawain online, simulan muna ito sa pamukaw sigla. Ito ay pinamagatang yes, no, stand up. Ito ay sabihin sa mga mag-aaral na ang pagsagot sa oo ay nangangahulugang tumayo at hindi sumagot ay hindi oo. Sunod ay tatanungin ang simpleng tanong para malaman kung ito ay naiintindihan. Halimbawa, mahilig ka ba sa tsokolate? Mahilig ka ba tumakbo? Ang 2 plus 3 ba ay 6? Sunod, matapos maunawaan ng inyong mag-aaral, kumuha ng isang malakas na mag-aaral upang magtanong. Pumunta naman tayo sa gawain online. Pagkakaroon ng online recitation tungkol sa video na napanood o tinalakay. Sunod ay pagbibigay unawa sa napakinggan. Nabibigyan po na ang napapanood, talakayan sa epiko na nabasa o napanood.
mapanorin na ipapahayag ang damdamin at saloobin tungkol sa kahalagahan ng akda. Pagkakaroon ng maikling pagsasanay, gamit ang Google Form, pagbasa ng epeko. Sa gawaing offline naman ay ang pagbibigay unawa sa napanood at bisa ng paggamit ng mga salitang nagpapahayag ng matinding damdamin. Pangalawa, pagbibigay interpretasyon sa mga suliranin na ipinaranas ng mayakda. Panonood ng video, bidyong tulak o dulak, pagkakaroon ng online recitation, sakop ang nilalaman ng bidyong napanood o tinalakay at ang pagbasa ng epeko. Yan na lamang po at maraming salamat. Okay, magandang hapon sa muli. Ako nga po pala si Lea May Gallego at para sa ika-anim na topic ko, ito ay ang nobela. Okay, so layunin nito para sa kabuuang layunin, ito ay ang maibigay ang katangian ng tauhan at masuri kung nasa anong pananaw ang binasang tula. Layunin din itong ihambing ang pangyayaring dulang pinanood at sa nobelang binasa. Dagdag pa riyan ay ang mailarawan ang kultura at pangyayari sa tunay na buhay na masasalamin sa kabanata. At huli ay ang nagagamit ang angkop na hudyat sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. At para sa online na gawain, narito ang icebreaker o tinatawag nating pampasigla. At ang pamagat ng ating icebreaker ay scramble words. Dito ay huhulaan ng mga mag-aaral kung anong salita ang pinapahayag ng scramble words na pinapakita sa kanila. Ang scramble words na ito ay tungkol sa akdang tatalakayin. Ito ay maaaring tauhan, pamagat ng akda at tagpuan. At para sa ikalawang gawain sa online, ito ay ang talakayan tungkol sa nobela gamit ang Google Meet. Sunod naman ay ang talasalitaan. Ito ay upang magabayan ang mga mag-aaral sa kanilang lubos na pag-unawa sa pakikinig o pagbabasa ng akda. Sunod ay ang meron tayo dito syempreng panimulang gawain. Okay, at sa panimulang gawain, okay, para sa panimulang gawain, ay papangalanan kung sino at ano ang katangian ng tauhan na nasa larawang ipapakita. Ang sunod ay ang magpagkakaroon muli ng online activity sa Google Meet. Ang mga mag-aaral ay aarte ng isang linyang sinasabi ng tauhan sa dula at ihahambing ito sa nobelang tinalakay. At sunod ay ang panunood ng proyekto ng mga mag-aaral sa pagsasadula nila ng isang eksena lamang ng dula. At ang huli ay ang open discussion o malayang diskusyon na kung saan ay bukas ang talakayan sa opinyon, kuro-kuro, suhestyon o ideya ng mga mag-aaral na kung saan ay naiugnay nila ang dula sa tunay o totoong buhay. At ngayon ay dumako naman tayo sa mga gawain na isasagawa sa offline or face-to-face. Katulad ng online, ito ay may icebreaker din na may pamagat ring muli na scramble words. At maliban dyan, meron din tayong talasalitaan na kung saan ito ay magiging gabay ng mga mag-aaral para sa lubos na pangunawa sa akda. Maliban dyan, meron ding talakayan patungkol sa nobela. Sunod ay meron ding gawain at ito ay ang paglalahad at pagsusuri ng nobela sa pananaw na humanismo o alinmang angkop na pananaw o teoryang panitikan. Okay, saan? Next. Sunod ay... Okay, sunod ay ang paglalahad at pagsuri ng nobela sa pananaw na realismo o alinmang angkop na pananaw o teoryang pampanitikan. At ang panghuli ay ang pangkatang gawaing
pagsasadula sa kwentong pangyayari sa nobelo. Aking minabuti na ang mga gawain ito ay nakaangkla o nakaugnay sa mga layunin sa topikong ito. Pangwakas na gawain sa markahan. Bago yan, ako nga po pala si Alan Manuel D. Gomez. At ngayon, tatalakayan ko ngayon ang pangwakas na gawain sa unang markahan. Ang mga naisaan na layunin sa pangwakas na gawain ay dapat ang mag-aaral ay makakapagbahagi ng kaniyang sariling opinion. At siya rin ay inasahang makakapagbuod ng sarili niyang malinaw na kritik sa alinmang akdang pampolitikan. Sa paraan nito, nangangailangan na maibibigay rin niya ang mga kaugnay na konsepto ng mga piling salitang kreto at dapat na isalang-alang ng mga aral ang pagsasagawa ng simposyon batay sa nakikita niya sa akin sa paraan ng paggamit ng wikang. Ang mga naangkop na gawain sa online class ay ang mga sumusunod. Bago magsisimula ang kamakayan, mayroon tayong pamukaw sa paraan ng interaktibong pagtatanong, malalaman natin ang natutuhan ng global. Subalit, paano ito gagawin ng isang guru? So, gagamit ang guru na Will of Names, kung saan dito siya maglalagay ng pangalan, at ang mas maganda pa dito ay ang computer na mismo ang magpapili at magpapili na magsasagot sa mga katanungan. Ang ikalawang gawain na maaaring gawin ng isang guro ay aatasan niya ang kanyang mag-aaral na gumawa ng reflection batay sa kanilang natutunan. Ang sunod naman ay ang pagbabalik-aral o muling mabalikan ng guro ang mga naging talakayan noong nakaraan sa mga akdang pampanitikan. Ang sunod naman ang pagbibigay ng mga pagpapasikin sa mga pagkakon bilang review sa ating sa pagpapasikin sa face-to-face of life online huwag kakamuan na sa asin ng human tungkol sa panghalahatan sa pero kaya bago yan ahali mo na ng uro sa atawang kanakat na klase sinisino ang nasinakyan namin sa gumagot o mga nasa talagama ay yung Wait lang. Naliwat kasahapan ang papla. Pagdating sa face-to-face o offline gawain ng magkakaroon ang klase ng Q&A tungkol sa pangkalahatang aralin. Kung sino ang may pinakamaraming nasagot at tama ay idadaragdag yan ng guru sa kanilang final na eksaminasyon. Ang sunod na gawain ay ang paglalahad ng mga aralin. Sunod naman ang pagtalakay muli ng aralin. Ang sunod naman ang balik-aral o review sa mga akdang pampanitikan. At ang panguli ay ang pagbuod ng pangkalahatang talakayan sa unang markahan. Yan lamang po. At ngayon ay dumako naman tayo sa ikalawang markahan. So, ang bilang ng markahan na ito ay 40 araw. Para sa pamantayang nilalaman, ang mag-aaral ay inaasahang
na ipamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa akdang pampanitikan ng bansang kanluranin. At para naman sa pamantayang paganap, ang mag-aaral ay inaasahan na makapaglathala ng sariling akda sa hatirang pagmadla o social media. So, katulad rin sa unang markahan, ang unang paksa rin sa ikalawang markahan ay metodolohiya. Para naman sa kabuuang layunin, ang mag-aaral ay inaasahang mailahad ang nilalaman, elemento at kakamyahan ng metodolohiya at pagbibigay ng sariling pananaw tungkol dito at maihambing ang metodolohiyang kanluranin sa metodolohiyang Pilipino. So, para sa online na gawain, tayo ay magsisimula sa pamukaw sigla. Dito, mapapanood ang mga mag-aaral ng mga kaugnay na mga video tungkol sa metodolohiya. Sunod ay ang Name That Picture Game. So, dito, magbibigay ng pangalan ng Diyos at Diyosa na makikita sa mga larawan. Sunod ay ang open discussion. Ito ay ang pagbabahagian ng mga ideya ng mga mag-aaral tungkol sa napanood o binasang akda. Sunod ay ang pananaliksik tungkol sa metodolohiya. Google Meet lecture tungkol sa metodolohiya at cosplay o pagbibigay ng sariling kaisipan sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kasuotan ng mga karakter na ipopost sa social media. Sunod ay ang paggamit ng Venn diagram upang matukoy ang pagkakaiba at pagkakatulad ng metodolohiyang kanluranin at metodolohiyang Filipino. Sunod ay ang pag-aalis ng sagabal. Ito ay ang paglalagay ng unfamiliar words sa pangungusap upang mas madaling maunawaan ng mag-aaral ang ibig sabihin ng salita na nabasa sa metodolohiya. So, magkatulad na gawain ang makikita sa offline. Nagsisimula rin ito sa pamukaw sigla kung saan ang guro ay magpapakita ng video at mga larawan kaugnay sa metodolohiya. Pagbasa ng mga akda na may kaugnay sa metodolohiya at pagtalakay patungkol sa metodolohiya. Yan lamang at maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Arnold J. De Los Santos at ang susunod na topic ko natin ay tungkol sa dula. Para sa pangkalahatang layunin, ito ay ang nailalahad ang kultura ng lugar na pinagmula ng kantong bayan sa napakinggang usapan ng mga tauhan. Naiihambing ang kultura ng bansang pinagmula ng akda sa alinmang bansa sa daigdig. Naipaliwanag ang kaulugan ng salita batay sa pinagmula nito. May paliwanag ang mga katangian ng mga tao sa bansang pinagmula ng kwento ng bayan sa napanood na bahagi nito. Para sa online na gawain, ito ay ang talakayan gamit ang Google Meet. Halimbawang video tungkol sa dula at pinagmula nito at dulang nagmula sa ibang bansa. Ipaliwanag ang mga salitang ginamit sa kanila mismo lingwahe at ang kaulugan nito. Maglahat ng sariling opinyon tungkol sa dulang ibinahagi at ibabahagi ang nilalaman o mensahe, tema ng napanood na dula. Para sa offline na gawain, ito ay ibahagi ang ibig sabihin ng dula at ipaliwanag kung ano ito. Video presentation o pagbabahagi ng dula sa pamamagitan ng pagbigay ng halimbawa nito gamit ang video. Pagtukoy sa pinagmula nito at pagbigay ng sariling opinion para sa mga kagamitan online, ito ay ang PowerPoint presentation, mga video, Google Meet o Google Classroom, manual, PDF file, YouTube, at internet. Para naman sa
face-to-face o offline na tuwain, ito ang nakagamitan, ito ay ang libro o manual na copy. Larawan naman ito lahat ng, mga tao na nagpresenta ng, kanilang kultura sa lugar na siyang pinagmula ng mga offline na video tungkol sa dula na galing sa internet. Dictionary o mga paper, Katalina, Isara, Acho, o DLP o screen protector. Yan ang po umaris lang. Sa uulitin, magandang hapon sa ating lahat, lalong-lalo na sa iyo, binibining yun ang may kabasa. Ako po ay si Ronald Siguero, magpapatuloy ng topic ko tungkol sa tula. Bilang pag-uwang na yunin ang araling tula, sa ikalawang panahonan para sa mga mag-aaral, ay naibibigay ang tula sa stelelo ng patinggang tula at nasusuri ang mga elemento at naibibigay ang kahulugan ng kakalimbaga at panagalita na ginamit sa pagsulat ng tula. Inaasahan din na pagsulat ng sariling tula na nakakagamit ng mga makakalimhagang salita at mabigkas ito ng malinaw. So bilang isang magiging guro, ay minahanda ang kaming gawain online type of flight. Unang ilalahan ko ay sa gawain online. Una ay magkakaroon ng icebreaker o pampukong sigla kung saan ay magiging masigla o magiging aktibo ang mga mag-aaral bago ang talakayan. Ang laro ito ay 4 picks, 1 word. Hulaan ng mga mag-aaral ang tinukoy na elemento ng tula gamit ang apat na larawan. Ang icebreaker na ito ay maaaring gawin din sa offline. Sunod na gawain, sa online ay ang talasalitaan. Pangatlo ay ang talakayan tungkol sa tula gamit ang Google Meet. Sunod, pakikinig ng mga iba't ibang tula. At ang panghuling gawain online ay online activity, pakikinig sa pagtutula ng mga mag-aaral. Ngayon ay dumako naman tayo sa offline na gawain. Ganun pa din yung pampukaw sigla na tinawag na 4 picks 1 word pa rin. Hulaan ng mga mag-aaral ang tinukoy na elemento ng tula gamit ang apat na larawan. Magkakaroon pa din ng talasalitaan, tapos pakikinig ng mga iba't ibang tula. Bibigyan din sila ng oras na magsulat ng kanilang sariling tula na nakaayon ng kahulugan sa matatalinghagang salita na ginamit. Sunod naman ay pagkakalakay, pagtukoy ng mga iba't ibang elemento ng tula. Sunod ay ang pangkatang gawain na bibigyan ng tamang estelo ang tulang napakinggan o nabasa. At ang huli ay ang pagkakaroon ng oral recitation tungkol sa tulang napakinggan. Yan naman po at maraming salamat. Maikling kwento. Sa ikalawang markahan, among ano istaad na layunin sa paksang maikling kwento sa ikalawang markahan ay ang mga mag-aaral ay inaasahang makakapagbigay ng pagsusuri at reaksyon sa mga nilalaman ng maikling kwento. Tulad na lamang sa dialogo ng mga tauhan, sa mga makatotohanan at makatotohanang kaganapan, at mahihinuha niya rin dapat ang mga pangyayaring nangyayari sa pandaigdig. Dahil malaking tulong ito kung ikaw ay kinakailangang magsusulat ng sariling komposisyon ng maikling kwento. Pumunta naman tayo sa kaganapan. Sa unang-unas. Unang-una, ang pamukaw sigla na kung saan ang guro ay magpapakita ng inihandang larawan na may kaugnayan sa kaganapan na makikita sa kwento. Tatanungin ng guru ang mag-aaral kung ano ang gagawin niya kung siya ang nasa posisyon ng tauhan. Sa pagtatapos ng klase, titignan ng buong klase ang kung mayroon silang pagkakaroon tulad sa mga tauhan. Susunod naman ang talakayan gamit ang Google Meet. Scroll down na yung link. Talakayan gamit ang Google Meet tungkol sa kung ano ang katuturan ng maikling kwento. Pagkakaroon ng masinil na talakayan tungkol sa napakinggang pangyayari na may kaugnayan sa kasalukuyang mga nagagamit. Sunod naman ang pagsasagawa ng sariling komposisyon ng maikling kwento.
At ang panguli ay ang panonood ng isang maikling kwento o video sa internet. May isa pa ang pagsasanay tungkol sa nalalaki ng maikling kwento gamit ang Google Form. Ngayon, ang pumunta naman tayo sa kaganapan na makikita sa offline. Siyempre, hindi mawala-wala ang pamukaw sigla na kung saan magpapakita ng maikling video ang guro na may kaugnayan sa aralin. Tingin niya ang salit-saring interpretasyon ng kanyang mag-aaral tungkol sa kung ano nga ba ang mensahe na isasabatid ng napanood na video. Sunod naman ang paglalahad ng aralin. Talakayan tungkol sa maikling kwento, panonood ng inihandang maikling kwento na kinuha o nanggaling sa internet at ang pagsasanay na pagsulat tungkol sa kalagahan at mga aral na naipulot sa paksang pinalakay na maikling kwento. At pwede rin magbibigay din sila ng reflection kung ano ang gagawin nila kapag kung sila naman ang nasa posisyon ng tauhan. Sunod ang pagkakaroon ng masining na talakayan tungkol sa napakinggang pangyayari na may kaugnayan sa kasalukuyang mga nagaganap. At ang panghuli ay ang pagsasagawa ng sariling komposisyon ng maikling kwento. Yun lamang po. Madadama po muli sa inyo lahat ang ikalimang pagsanman para sa ikalawang ay ang nobela. Para sa nobela, ang kabuuang layunin nito ay naipamahalas ng mga mag-aaral ang kakayahan o talento sa pagsasadula at makakabuo o makakabigay ng sariling wakas at kahulugan ng mga mahihirap na salita matapos mapanood o mapakinggan ang nobela at elemento nito. Para sa gawain online, ang pamukaw sigla ay pinamagatang Name the Picture Game. Dito, may ipapakitang larawan ang guro na sasagutan o hulaan ng mga mag-aaral kung sino ito sa loob ng 5 minuto. Halimbawa ay ang mga tauhan sa Nolimitanghere, katulad nila ni Maria Clara, Teniente Guevara, Crisostomo Ibarra at iba pa. Susundan naman ito ng Google Meet para sa talakayan, pangkatang gawain sa pagsasadula, pagbibigay ng nais na katutusan sa isang kwento na napanood. Para naman sa gawain offline, may pagtatalakay din na magaganap sa nobela at mga elemento nito, paghahambing gamit ang Venn diagram at pag-aalis ng sagabal o mga talasalitaan. Iyon lang po para sa hapon na ito. Maraming salamat. Sunod naman ay ang ating tatalakayin ay tungkol sa sanaysay. Bago ito sumulan sa mga gawain, sisimulan muna natin sa pamukaw sigla. Ito ay ang pinamagatang form an acronym. Ang guro ay magbibigay ng salita, bibigyan ito ng kahulugan ang bawat letra ng ibinigay na salita. Bago nun, ang layunin natin ay sa pagsasatupad ng paksang ito, inaasahan na ang mga estudyante ay makakapagbigay ng kanilang refleksyon o opinyon tungkol sa sanaysay na nabasa o napanood. Sa gawain online, magsisimula ito sa talakayan patungkol sa sanaysay. Sunod ay ang pagsusuri sa napapanood o nabasa ng balita batay sa paksa, pamaraan ng pagbabalita at iba pa. Sunod ay ang pagsusuri ng sariling saloobin at damdamin na nabasa, narinig, napanood at iba pa. Sunod ay ang pagbibigay ng kahulugan ang mga salitang bilatan, ang kahulugan sa tulong ng word association.
Pumunta naman tayo sa gawain offline. Ito ay paggawa ng pananaw o opinyon sa mga binasang anyo na, ng sanaysay. Sunod ay ito ay pangkatang gawain, paghahanap ng balita sa TV o radyo at bigyan ng sariling reaksyon ayon sa napanood o narinig. Yan na lamang po at maraming salamat. Para naman sa panghuling gawain sa ikalawang markahan ng grade 10, ito ay ang pangwakas na gawain. Ang mga layunin naman dito ay ang pagkakaroon ng interaksyon o pakikilahok ng mag-aaral sa mapanuring talakayan, nakapagbibigay puna, kahulugan at kung anong anyo ng panitikan ang mga nababasa sa iba't ibang social media sites. Layunin din ay naisusulat na mag-aaral ang sariling akda nila sa social media na may paggamit ng angkop na grammatical at discoursal na pagsulat ng isang organisado at makahulugang akda. At para naman sa gawain sa online, papangunahan din ito ng icebreaker o pamukaw sigla na may pamagat na spin the wheel. Ilalagay ang mga pangalan ng mag-aaral sa wheel na ito at ito ay papaikutin. Pagkatapos ay tatanungin ang mga mag-aaral sa ng kanilang mga puna sa ipapakitang larawan o babasahin na nasa social media. Sunod naman ay, ang ikalawa ay ang malayang talakayan o ang open discussion tungkol sa mga natalakay na sa mga nakaraang diskusyon. Narito din ang review o ang pagbabalik-aral sa mga topikong natalakay. At syempre, hindi mawawala ang online recitation. Sunod ay ang panunood ng video at ang pagbabasa ng mga akdang natalakay na. At huli ay ang pagtatanghal ng mga mag-aaral ng kanilang sariling akda gamit ang Google Meeting. Ngayon ay tumungo naman tayo sa mga gawain na nasa offline o face-to-face. Okay, so ganun din, meron din tayo ditong pamukaw sigla o ang icebreaker at ito ay ang spin the wheel na kung saan din ay ilalagay ang mga pangalan ng mag-aaral sa wheel na ito at ito ay papaikutin pagkatapos ay tatanungin ang mga mag-aaral sa kanilang puna sa ipapakitang larawan o babasahin na nasa social media. Sunod ay ang pakikinig ng isang akda na nakarecord upang masuri ito ng mga mag-aaral. Maliban dyan ay mayroon ding paglalahad ng bawat kaalaman ukol sa tekstong nalaman. At sunod naman dito ay ang panunood ng isang dokumentaryo at ang panghuli ay ang pagpapalitan ng katanungan at kasagutan. At yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.